kapatid. Oy, nako, ganda na natin. Ayan. Okay. Dito tayo sa bago nating studio. Ayan. So, mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Yung itim ko dito lalo. Ayan. Baka kinukuha naman tayo ng langit. Oh, ito na lang. Ito, ito. Ayan. Ayan, lalo na to. Ayan. Ito lang. Oh, eto, may bago tayong balita, mga kababayan ko. Sino dito na budol na naman? Hindi pa ba kayo nadadala? Yung mga kaibigan natin dyan, no, nabudol na naman ba kayo nito? Baka nabudol kayo nito, ha? Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Oh. Sabi ko sa inyo eh, mambubudol yan eh. Di kayo nakikinig sa akin eh. O, tignan nyo nangyari ngayon. O, di ba? Sabi ko, kakasabi ko lang, mambubudol is mambubudol. Di na, budol na naman kayo sa content niyan. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, ito lang ah, sa mga kababayan natin, nagko-content na lang yan dahil sa panchicha. Kung di magko-content yan, walang makakain yun. Mga kababayan ko, o, di ba? O, dinabudol na naman kayo. O, asa na ngayon yung video ng pulburon? Nasa na ang picture ng pulburon? O, bakit walang maipakitang picture at walang maipakita to na ebidensya may pulburon? Bakit ba? Bakit wala? Diba? O, tawa ako ng tawa eh. Wala, actually, to be honest, ayoko nga sana i-content eh. Naaawa na lang ako. Walang pangkain to si Maharlika eh. Mala Francis Leo Marcos din eh. Sa June naman daw. Isa pa yan. Isa pa yan. O, di ba? Sabi niya April. Ngayon naman, June na naman. Baliw na yan. Di ba? Huwag kasi kayo magpapabudol. Ang saya ng kwentuhan natin, no? Biruin mo, nagkakasundo tayo sa ganitong kwentuhan. Di ba? Ang sarap-sarap kaya na sa pakiramdam, mga kapatid, na magkwekwentuhan tayo dito. Tapos ang binubuli natin. Si Bokeke. Ano kaya sasabihin ng mga masusugid na mga taga-suporta niya ngayon? Naniniwala pa rin kaya, mga kababayan ko, kung nakikita na nilang binubudol sila, mga kapatid? Ako kung ako yun, hindi ko tatalikuran ko na si Maharlika, mga kababayan ko. Alam niyo kung bakit? Eh, binubudol ako eh. Paano ko nasabi? Paano ko nalaman? Tignan niyo, mga kababayan ko. Oh, April! Ilalabas ko na yung ano, yung pulburon! Yung part 1, oh, dumating na yung ano, dumating na yung, sa June naman daw ilalabas yung pulburon. Masakit ang ulo ko sa kanya. Bakit? Mahina ba revenue mo, Harlika? Ay, nako. Mahina ata revenue niya ngayon, kaya ganoon na lang, mga babayan ko. Kasi nung lumabas yung video niya, akala ko, ay, ito na siguro yung AI, sabi ko. Ito na siguro, mga kababayan. No, shoutout kay The Warrior. Sabi, di ba? Tatak Duterte, tatak tay. Ang lakas nito ni Victor Bambasha. Eh, wala tayong magagawa. Eh. May pinagmanahan ng tatay. Duterte manahan. Ano ba asahan natin sa kanila? Di ba? Mga kapatid, ano ba asahan natin sa kanila? May maganda bang asahan tayong taong bayan sa kanila? Of course, wala. Nangana naman, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, may mapanchicha lang yung mga yan. Teka nga, palitan ko nga itong ano natin. Cellphone holder natin. Ayan, papalitan ko. Para maganda pag-usapan natin. Hindi gumagalaw. O, di ba? Oh, dito ako sa bagong studio ko. Ay, ito. Dito ako sa bagong studio ko, bagong renovate. Nasa bagong renovation tayo ng studio. Sabi ko sa inyo eh, oh, hindi ako nagkakamali, 'di ba? Ilang beses ako nag-predict sa inyo, walang ilalabas na pulburon niyan, paaasahin lang kayo niyan. Tapos yung mga maniniwala sa kanya, bubudulin niya ng bubudulin. Di ba kayo nadadala?
Oh, what's up sa mga Hitadians dyan? Oh, nakita nyo na. Good evening po sa inyo. Madam, maraming salamat po. Thank you very much for watching sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Abay, nabudol ba kayo? Neto ni, ano ha, ni Contreras. Baka hindi pa kayo baka ano ha, baka wala pa kayong kamalayan na binubudol-budol na kayo. Mga kababayan ko. Boss, pa shoutout from Jeddah, Sir Victor Binas, shoutout sa iyo kapatid. Ayan, Ed Harry, hello po sa inyo. Ayan, Tita Lily Ragasa, Nanay Carmen, Tita Judy Basco. Oh, ayan. O yung mga hindi pa naka-order ng ano diyan, ng bubuduling ko na rin kayo sa B ano, sa bagong Pilipinas jacket. Budol. Ay, nako. Nako, first ako ngayon ko. Ay, Beam Vlog, first nakapuna ka ba? Okay, congratulations. Oh, good evening, Ma'am Amy Joaquin. Oh, ayan, live tayo. Eh, Tita Eva Punsa, Tita Eva Punsalan. The Warrior. Oh, ayan. Ang dami natin tropang dumarating. Palike ako na live streaming natin. Abay, hindi kayo mag-like. Oni. Oh, ayan si Oni. Oh, Kuya Rinaldo Yagaw. Ma'am Shirley Santa Maria. Oh, ayan. Oh, Alvaro. Oh, shoutout sa'yo. Oh, ayan. Tita Yoli Binoya. Oh, di ba? Nabudol na naman kayo. Sabi ko sa inyo, ang content niyan, for chicha lang. Gumising na kayo, taong bayan. You need to speak up, day. Magandang gabi. From Cabuyao, Laguna, Ma'am Mila, Gojit, hello po sa inyo. Oh, asan yung mga basher natin? Ayan, Cheryl loves you. And thank you very much, Ma'am Ed Harry. Josepa Oliva Lopez. Oh, Ma'am Mary Ann Bilbat. Nako. Agoy, nako, ito na, maganda-ganda to. Nako, eh, talagang antinde. No? Abay, ang ganda ng ano, discarte nito ni Hitad, no? Napansin nyo ba? Nakita nyo na? Eh, hindi ko na kailangan magpaliwanag, no? Kung tutuusin. Kasi lahat ng sinabi ni Biyahe ni Koy, tama. O, tama po ba ako? Mga kababayan ko? Tama po, Ma'am Rina Spalding? Marie Chris, tama ba ako? O, tama ba ako, Ma'am Nida Gonzaga? O, from Cainta Rizal? O, tama po ba ako, mga kababayan ko? Tumama po ba si Biyahe ni Koy sa mga sinasabi ko? Mga kababayan ko? Ay, dito nyo po makikita yung ano, legitimacy na tinatawag natin. O, tumama po ba ako? Mga kababayan ko, di ba, sabi ko sa inyo, tignan ninyo gagawin yan. Tignan nyo makasusunod na takbo ng sasabihin yan. Biglang mauurong na ng June. Mauurong ng ganito. Mauurong na ng ganyan. Hanggang sa umasa na kayo ng umasa. O, di ba? Nabudol kayo. Di ba, mga kababayan? Di ba? Ang title, clickbait. Video, ano, picture, video ng pulboron. Ang ending, mga kababayan ko, puro papel na naman ang pinapakita. Wala namang picture, wala namang video. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, eh, nagko-content yan para may panchicha. Mga kababayan ko, wala kasi panchicha yan, mga kapatid. Di ba? Walang panchicha yan. Tayo naman, mga kababayan ko, nagko-content tayo, may nagsusuper chat ta sa atin because tama tayo. At tama yung ginagawa natin. Siya, mga kababayan ko, nagko-content siya, naninira siya ng tao para may magpa-super chat sa kanya. May gumawa ng ano, gumawa ng kwento para pag-usapan, para may panchicha siya, mga kababayan ko. Pag hindi nag-live yan, walang panchicha yan. Di ba, mga kababayan? Hindi pa tapos i-edit ni Direk. Yung video. Ang tagal pa i-shoot eh. No, 'di ba? Kasi AI, 'di ba? Mga kababayan, galing-galing eh. Ngayon nako talaga, Diyos ko. Jules Cepino, hello Sir Koy, shoutout from Israel. Maraming salamat po watching from Israel. Abay, palike ako ng live streaming natin ngayon ha. Palike ako, palike. Palike muna ako, mga kababayan ko, para boom tayo. Oh, di ba?
Wala akong sinabi na hindi nagkatotoo sa inyo. Ha? Mga kababayan ko, maliwanag ang pagkakasabi ko. Wala akong sinabi sa inyo na hindi nagkatotoo. Diba? Antayin nyo sa mga susunod na araw, iba na naman ang sasabihin niyan. O antayin nyo na naman yung June. Mag-aasa na naman kayo, mga kababayan ko. April, May, June. So, ibig sabihin nito, 60 days kayo niya pakikinabangan for 2 months. Kaya yung mga hitadians dyan, nanonood doon, sige, magpabudol pa kayo. hanggang budol, eh, mga kababayan ko. Diba, brother, sa Marcus Jr., diba, tama yung sinasabi ko sa inyo? Nagkamali ba ako ng aking mga sinabi? Nagkamali ba ako ng aking prinidik? Nagkamali ba si Biyahe ni Koy? Hindi nagkamali si Biyahe ni Koy, mga kababayan ko. Bagkus tumama pa nga tayo. Sapul na sapul yung mga pakaran niya, mga kababayan ko, di ba? Sabi ko sa inyo, mambubudol yan eh. Eh, hindi naman magkokontin. Tama si Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, kasama yung mga alipores nitong mga vlogger. Kasama yung mga alipores nitong vlogger, mga kababayan ko, na kailangan ng panchicha para i-content lang si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Oh, tama ako, di ba? Hindi ako nagkamali. Yung mga sinabi ko, mga kababayan ko, budol! Eh ano pa bang mangyayari doon sa tao na yun eh? Wala namang matinong sasabihin yun, mga kababayan ko. Di ba, Bim? Oh, sinasabi ni ano, Marie Chris, oh, umatras na yan, malala na yan. Eh wala, tignan natin kung may manonood pa sa kanya. Gandang gabi, Biyahe ni Koy, sa lahat ng mga gising sana, mga tao malaman ang katotohanan. Eh, we prove it eh. Mga kababayan ko, nakita na natin to at nakita nyo na to, mga kababayan ko, at na-testified talaga ninyo. At kitang-kita ng inyong mga dalawang mata, mga kababayan ko, na saksi po kayong buhay sa nangyayari, di ba? Sabi ko sa inyo, walang ipapakitang pulburon yan, walang ipapakitang video ng picture yan, walang ipapakita. As in, mga kababayan ko, wala kayong mapapala sa mga yan. Mga kababayan ko, yung mga nagko-content doon, yung mga naniniwala sa kanila, mga kababayan ko, as in, wala po kayong makikita. Even now na pinapakita po niya na meron po bang pulburon, wala po kayong nakikita. Meron po ba siyang pinapakita na mas matibay na ebidensyang may pulburon? Eh, wala rin po kayong nakikita. Mga kababayan ko, 2022 niya pa po sinasabi yan, August 13. Niya pa po pinapaputok yan. Wala pa rin siyang pinapakitang pulburon. Di ba, mga kababayan ko? Sabay-sabay, Harry Roque, di ba? Pulburon! Buti pa si Biyahe ni Koy, nakapagpakita ng bongbong pulburon. Samantalang si Roque, tsaka si Maharlika, walang maipakitang pulburon. Alam niyo po ba, galit na galit kay Secretary Harry Roque yan? Mga kababayan ko, galit na galit kay Secretary Harry Roque yan. Secretary Gadon. Mga kababayan ko, not Roque. No? Galit na galit. Alam niyo po kung bakit, mga kababayan ko, sinabihan kasi ni Secretary Gadon yan na si Maharlika kailangan mag-content yan dahil walang pangkain. Diba? Yung mga gentle naman dyan na mga kababayan natin na mayroong maaambag na pangkain ni Maharlika, pwede naman. Wala namang problema doon. Hello po, idol, watching you from Oman, Ma'am Shirley Marites Casimiro. Ayan na, maraming salamat po sa inyo. We are live, mga kapatid. Ay, comment lang kayo dyan, mga kababayan ko. Tapos ilike nyo po yung live stream natin. Sumali kayo sa discussion natin. Maganda po ito. O ngayon, mga kababayan ko, o, ito pa, sabi pa ng kababayan natin sa kwentuhan natin ngayong gabi, isa pang epal lang itong si nagpa-drug test ang wala na, sirang-sira na po. Even yung mga content creator na tagapaniwala nila na sinasabi na sila daw po ay nakakita daw ng pulburon. 'Di ba? Even sila pinapakita nila, wala po, mga kababayan ko, tinatawanan na po sila.
Hello, Koy. Late ako. Ma'am Liberty, it's okay. Done like, mga kababayan ko. Palike po ako ng live streaming natin. Ito, mga kapatid. Ano po ang masasabi nyo kay Hitad ngayon na hindi nakapagpakita ng Fulvoron? April. Mga kababayan ko, first week ng April, ilalabas niya daw ang Fulvoron. Bakit po wala pa pong Fulvoron video ngayon? Mga kapatid, inaantay namin. Oh, clear. I know na nanonood ka sa channel ko. Dahil alam mong nag-i-interact yung mga tao mo sa akin. Shoutout kay Ma'am Maite Baisa. Hello po sa inyo dyan. Sa mga taga-suporta natin. Uy, huwag nyo kalimutan na i-share tong live stream natin. Ha? Maraming maraming salamat po. No? Mga kababayan ko, at mag-comment sumali sa interaction. O ngayon, mga kababayan ko, ano ang reaction ninyo? Dahil wala na pong na ipapakita ang kampo nila, mga kababayan. Kasi even now, mga kababayan ko, ang ginagawa na lang po nila is tinetret na lang ng tinetret at tinatakot ng tinatakot at pinaglalaruan ang mga taong bayan. Sa makatuwid, mga kapatid, nagma-mind conditioning na lang sila. Even now, na pinapakita po sa inyo, pinapadinig sa inyo, nagpapakita ng mga papel-papel na ebidensya kuno na gawa-gawa nila na merong pulboron. Remember the words came from Maharlika, mga kababayan ko. First week of April, ilalabas ko na ang pulboron, ang sabi niya, ilalabas ko na ang pulboron video, mga kababayan. Anong petsa na ngayon? April 8 na, 'di ba? Dumaan na ang linggo. Wala pa rin kami napakita. Oh, dumaan yung April 2. 'Di ba? Wala ka pa rin napakita. Oh, anong gagawin natin? Oh, 'di ba? Ma'am Sally Parcon, hello po sa inyo. Ayan ah, Ma'am Maria Susan Ligutan, hello. Oh, ayan ang sinasabi ko. Oh, Ma'am Charlene Marites Casimero, si Hitad, ipakulong ako. Ay, ganyan talaga, kung papakulong natin, wala rin naman. Jerry Loxine, magandang gabi ko, watching you from City of Love, Cebu City. Ayan, I am forever Marcos loyalist since the former President Ferdinand Marcos Sr. Ma'am Soli, ayan, thank you very much from Marcos loyalist. Thank you po sa inyo. Koy, gawa ka ng kantang ano. Pwede naman. Gawa tayo ng kanta. Pero gusto ko talaga yung ano. Pero gusto ko talaga yung ano, pa-favorite ko to eh, 'di ba? Favorite ko kaya to. Etong ito. So, etong ano, kibuloy sa rehas na puno ng pako sa iyo. 'Di ba, mga kababayan ko? Even kayo, natatawa na nga lang eh, 'di ba? O ano, nakapaglabas ba ng pulboron to? Nakapagpakita ba ng pulboron sa inyo? Pinakita ba sa inyo? Wala kayong makikita until now na pulboron. Bakit wala? Oh, watching you from Kawayan City, Isabella. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Ayan, narinig niyo na ba ako, mga kababayan ko? Loud and clear. Mga kapatid, magandang gabi po. Bakit hindi mo, ito sabi dito, basahin natin. Ito, kwentuhan natin to ngayong gabi, mga kababayan ko, ha? Sumali kayo. Ayan, bakit hindi mo pa napapanood kasi yung dapat ang mata mo? O, Jor, Genero, Generoso Delgado, bakit hindi mo pa ba napapanood kasi apat ang mata mo, hindi mo pa nakikita? Ikaw, nakita mo na ba? Abay, pag nakita mo na yung pulboron, abay, ikaw na, una-una, papalakpakan kita. Oh, gandang gabi po sa inyo, Ma'am Susan. Gemini Star. Oh, ayan, may sumugod na sa atin. Oh, sige, welcome kayo dito. Magtanong kayo, sasagutin ni Biyahe ni Koy ngayong gabi yan. Hindi ko kayo uurukan sa inyong mga tanong. Oh, sige. Hindi ko pa daw ba nakikita eh, kaya nga ako naghahanap ng pulboron eh. Oh, nakita niyo na ba yung pulboron, mga kababayan? May nakita na ba kayo na lumitaw na pulboron? Ayan na, Pogi, Jose B. Hoy, Jose, kamusta ka dyan, Sir Jose, ha? Si Jose, naaalala ko to, sa, ano, yung pinakamaganda natin na guest nung bagong Pilipinas. Oh, nakita nyo na ba yung pulboron? Until now, wala pa rin kayong nakikita ang pulboron.
Oo, ngayon. Oh, ngayon nakikita nyo, kayo naman ang binabash namin. Oh, di ba? Kasi bakit? Kasi yung pambato nyo, nagsisinungaling. Dapat hindi nagsisinungaling eh. Napanood mo sa YouTube ni Maharlika, eh wala nga na ipakita. Oh, sinagot mo pa ako. Oh, generoso, gumising ka sa katotohanan, tanda. Uy, huwag ganun. Gumising ka. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung pagkatao mo. Tapos tingnan mo rin yung ano, may napanood ka na ba na pulburon? Wala! Oh, wala nga na ipakitang pulburon si Maharlika. Hey, meron, sinabi sa title lang. Oh, di ba? Oh, dili mo nakita sa video yung pulburon, ang nakita mo lang, ano, yung sinabi niya sa title, clickbait. Sus, Ginoo man, Jude, oy, nagatanda ka na, napaurong-urong ka pa. Pihitin mo man yung tornilyo mo sa ulo, dong. Oh, ako daw ang magising kasi ilan lang ang nanonood sa'yo. Ha? Ay nako, pag nagkwekwentuhan kami, ilan lang ang nanonood. Punta ka sa FB, punta ka dito sa YouTube. Marami yan. Kasi marami nagsishare niyan, dong. Ay, hindi ko kailangan na idayain ng aking YouTube para kumita ako ng pera. No, si Bukeke, gumagamit niya ng mga false view. Diba? Dili tayo gumagawa ng made in China. Oh, diba mga kababayan ko? Di bali ng legit, but it's organic mga kababayan ko. But we are now the mortal enemy of Maharlika. And I claim it, mga kababayan. Number one public enemy tayo dong. Oh, sige. Ano pinakita ni Bukeke doon sa kanyang ano? Bukeke doon sa kanyang video. Nakita mo ba yung pinakita niya na pulburon? Nakita mo ba? Oh. Sige nga. Nakita mo ba yung pinakita niya na pulburon doon? May pinakita bang picture? May pinakita bang video? 'Di ba? Binubudol kayo noon. Oh, Ma'am Yolanda Alvarez, kamusta ka dyan? Dito tayo sa kabila. Alam mo naman yun eh. Diba? Oh, wala naman maipakita si ano. Wala naman maipakita si Bukeke na example lang pulburon. Dili niya mapakita sa inyo. Diba? Oh. Oh, BNK, marami naman follower. Marami akong follower, ginori mo. Oh, marami akong taga-suporta. Even yun, you follow me, ha? Nagapalo-palo ka sa akin, nagapaka-subscribe ka pa nga, oh, di follower kita. Oh, yung tatay mo, nagapandol-pandol na doon sa amin danaw, ha? Ah, representante na yung anak! Oh, ano na? Oh, hanapin na natin yung pulburon. Sa video, mapanood ninyo kay Bukeke, dili ninyo makita yung mismong aktwal ng pulburon. Ang pinakita niya lang doon, mga kababayan ko, serial number! Serial number na naman ang mga kwentong gawa-gawa niya. Nagayaw-yaw, nagawa ng storya. No, nagawa ng storya itong si Bukeke. Nag-storya in the front of viewer. Ginawa niyang anga-anga yung mga viewer niya. Pero in mo, nagpakita lang ng number, nagpakita lang ng kanyang numero, sinabi niya na ito na daw yung ano, ito, dire na daw yung pulburon, naniwala naman yung mga utu-utu, oy. Oh, ito pa si Generoso, isa pa sa mga utu-utu naniwala din sa pulburon, nagabubo ka dong? Ay, bubo ka dong, no? No, naniwala ka sa number, naniwala ka magpakita ng number-number na ganyan sa papel, pulburon na ba yun? Video na ba yung pinakita niya? Sige, magpauto ka pa, Dodong, ha? Ang katalinuhan, minaman at pinag-aaralan sa eskwelahan yan. Mukhang hindi ka nabihayaan, Dong. Oh, sige lang, isa ka din sa mga nambubudol sa amin. Ay, dili kita binudol. Paano kita budulin, Dong? Sige nga, Dong. Sa kwentuhan natin dito, paano kita budulin? Paano kita binudol? Sinabihan ba kita na mag-subscribe ka sa akin? Hindi e, ka kita kilala. Ngayon ka lang lumutang sa channel ko.
ngayon ka lang lumutang sa channel ko, nagabas mo na bila, binabas mo pa ako dito, sabihin mo sa akin na binudol kita. Paano kita budulin? Nag-subscribe ka, gusto mo yon, sarili mong gawa yon. Dili kita pinilit. Diba? O, magkano bayad sa atin, Rene Boy? O, labas ka mga, labasan mo ko ng ebidensya. Ay, mga nagsasabi sa akin na binayaran tayo, maglabas kayo ng ebidensya. Ebidensya lang. Wala na tayong pag-usapan, mga dodong, mga inday. Ebidensya. Labasan nyo ko ng ebidensya, binabayaran tayo. Ako, may payslip ako. Payslip. Ano, may payslip ako galing YouTube, tsaka Facebook. Ay, gusto nyo makita? Diba? Paano ako makikita yung video ng pulburon? Iyak ka pa din sa live. Eh, paano nga kami iiyak? Eh, wala nga kasi nilalabas na pulburon video yung bukikik na pambatok nyo. No? Biruin mo, 2022, November 13 pa, nagsasabi ng pulburon yan, dili niya na mapakita sa social media. Until now, mapakita, maglabas pa ba yan ng pulburon until now? Dili na maglabas! Sinugbang man yan ng Pilipino, dili niya maipakita, magkasabi-sabi pa. Ano yun, maglabas kayong lahat mga Pilipino, tayo na mag-speak up day! Di ba? O, ano nangyari? O, nabudol ka rin, Rene Boy. Ayan, sabi ko sa'yo eh, makinig-kinig ka kasi. No, sabi nyo, April, ilalabas yung pulburon. April 2, ilalabas yung pulburon. O, lumipas ang April 2, wala pa rin tayo nakikita. Wow. O, lumipas ang April 8, dili na napagpakita ng pulburon. Meron man siya nasabi na pulburon, may pinakita daw siya sa video, tinapos ko man yung video na kakaantay ako ng pulburon, pisting yawa, dili ko nakita. Tagaantay ako ng pulburon, sabi ko nyo, habang nanood ako dito, dili talaga ako nag-live kasi pinanood ko siya. Inabangan ko man kung may pulburon siya ilabas. Abay, ang puta, ang ending, wala ako nakitang pulburon sa title lang pala at saka sa picture. Sa title lang pala, picture ng, sa, ang title ay picture, eh ito, ang title, oh, wala, sabi ko nga sa inyo, wala man na mapakitang pulburon. As in wala, dili ko nakita, dili ko na dama, dili ko na pakita, mga kababayan ko. Title lang, ang merong pulburon, video, o oh, diba? O, lantaran pambubudol man ito sa taong bayan, no? Tignan mo, oh. O, lantaran, walang ano, walang puro papel ang pinapakita, oh. O, diba? O, di binudol kayo, title lang ang pinakita. O, diba mga ka, pakita ko sa inyo, paano kayo binudol ng idol nyo, oh. O, ayan, oh. O, title lang ang meron. Pero sa video, papel pa rin ang ipinapakita, no? O, oh, nagabuang-buang yung idol ninyo. Aba, ang galing gumawa ng storya, magaling gumawa ng fake news. O, oh, wala maipakitang pulburon. Wala, agoy. Mag-iyak na yung mga followers nito. No? Huh? Mag-iyak na yung mga followers mo. Kasi dili na makakita ng pag-asa, dili makakita ng pulburon. Kasi wa pa din. Kasi nag-istorya man sa social media, dili na magpakita ng ebidensya. Oh, labas nyo ang pulburon, wala pa rin. Di ba? Yung boss nyo nga doon, nagapandol-pandol na, wala mailabas na pulburon eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, si Maharlika, nag-content yan para may pancicha. Diba? Nag-gumagawa na lang ng issue yan para may makain. Mga kababayan, kung hindi maninira ng tao yan, wala yung pangkakain, mga kababayan. O, diba mga kababayan ko, tama ako? Ay, I have new one membership. Maraming salamat po. Sino to? Sino yung nag-member? Maraming salamat po, di ko nakita. Silent viewer natin. Oh, mahal na Reyna, mainam all. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, ganda ng boses mo, Koy. Ay, mas maganda boses ko pag kumanta ako.
Ay, abangan ninyo magbalik ang boses ni Biyahe ni Kuy, mga kababayan. Oh, 'di ba? Pidel, ama ko, 'di ba? Walang mailabas. Oh, ayan talaga. Ay, mga kababayan ko, fake news eh. I-report niyo na 'yan. Oh. Oh, generoso. Generoso Baldado. Panoorin mo kasi yung video, umpisa, start hanggang dulo. Nanonood ako doon. Ando doon ako eh. Pinanonood ko, nanonood nga ako. Habang nanonood ako dito doon, ako'y nagainom lang dito ng tubig at inaabangan ko yung video. Umiipas na ilang minuto, wala ako pang makita na pulboron. Umabot ang video niya ng 57 minutes, mag-isang oras, nakanganga pa rin, wala pa rin pulboron. Tapos magsabi, yung pulboron video sa June na lang daw. Abay gago, pinagluloko tayo. Seryoso ko, anong masasabi mo sa kinakalat ni Hitad na screenshot ni Rocky? Anong sabi ni Rocky doon? Hindi ko alam. Wala kasi akong pakialam sa screenshot ni Rocky so far eh. Hindi ako nakikialam sa kanya. Anong sabi? Anong sabi doon? Shampoo ni Lola. Anong meron? Ayan ah. Duling ka siguro. Ito mo, generoso, nagyagalit ka naman sa akin. Paano ako maduling nito eh? Galinaw-linaw nakikita ko dito eh. Apat na nga ang mata ko sabi mo. Di ba? Paano pa ako maduduling? Ito si Generoso. Dili mo alam, no? Oh, ayun, sabi ko sa iyo, Generoso eh. Oh. Sabi ko sa iyo, mahirapan ka man yan doon. Apat na nga ang mata ko, sabi mo, tas ako pa maduduling. Oh, ay. Oh. Ano yan, shampoo ni Lola? Ano yung pinakita ni Rocky? Ano meron? Koy, mukhang tama ka doon sa sinasabi mong puting ahas. Seryoso, Chupaing? Oh, yan sabi ko sa inyo. Oh, ayaw ko muna magkomento doon pero alam niyo na, 'di ba? Like I said, that guy is playing two birds in one flock. Ay, hindi, sorry. Naglalaro yan sa ano? Dalawang pugad. Chupain nga. Ako nga, hindi ako nagko-komento dyan. Chinichika nyo naman ako. Maraming naninira sa presidente natin. Masisira ang mga ungas. Matino ang presidente natin. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan na hindi nyo kailangan paniwalaan yung mga sinasabi nila. Ang hinahabol natin dito is ma-prevent yung pagpapakalat ng disinformation. That's why sinasalag natin kagad to inform the Filipino people, to inform ang ating mga mamamayan na, oy, tumigil kayo dyan, huwag kayong maniwala dyan, sira ulo yan. Oh, asa na? Yung result na lang ng drug ta. Oh, ito mo, nagpalit ka ng topic kasi wala maipakita ng pulboron, di ba? Oh, Generoso Baldado. Oh. Oh, ngayon, bagong topic, sabi niya, yung result na lang ng drug test, nakita mo na ba? Ito ang tanong ko sa'yo, yung resulta ba ng drug test, saan nang galing? Eh, hindi pa naman nagpapadrug test si BBBM. Kita mo? May saltik talaga to si ano, si Bukeke. Imagine ninyo, nakapagpa-drug test na si BBM, mga kababayan ko, samantalang di pa nagpapa-drug test si Bongbong. Saan kaya nakakita ng ganun? Buti pa si Maharlika, nakita niya yung drug test kahit hindi pa nagpapa-drug test si BBM. Oh, alam ko yan. Mga kababayan ko, dahil hindi pa po nagpapa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Pero kay Maharlika, may drug, may sagot na po sila ng drug test. Oh, eto, tingnan mo, minura mo na naman ako. Sinasabi ko na kasi yung Generoso eh. Generoso, gumising ka sa katotohanan, umpog mo na yung sarili mo sa pader. Diba? Iumpog mo na yan, wag mo na patagalin. Oh, ano sabi ko sa'yo? Diba? Inahamon ni Maharlika yung drug test.
Eh wala pa naman, di pa naman nagpapadrag test si BBM. Gusto kinakita na kagad ni Maharlika. Yung resulta nga, o bakit nga, o ano yung resulta? Yung pinapakita ba ni Maharlika sa mga, eto yung drag test ni BBM! Ganon! O kahit wala pa na ipapakita. O sabi dito, ano pa yung sabi ni isa? Minsan kasi Koy, masakit sa ulo eh. Ako nga eh, nanonood ako, nakakapikon din. Totoo! Sampo ni Lola, ako rin eh. Ako rin mga kabayan ko, minsan ako, ginagawa ko, I try to ignore, but hindi kaya ng ano ko eh, ng damdamin ko yung ginagawa niya eh. Sumasabog din ako. Diba? Filipino rin tayo, because we are Filipino people, even tayo, kinakastigo tayo ng ibang lahi. In the West Philippine Sea ng China, pinapalagan nga natin. Ito pang kalahi natin na traitor. Diba? Kung ang China nga eh, nagagalit tayo, nag-iingay tayo, ito pa kayang mga traitor nating ano, kapwa Pilipino. O, tama ako, Ma'am Yolanda Alvarez. Ayan, si Ma'am Yolanda from Canada, hindi talaga titigil sa kaka-BBM yan. No. Anyway, mga kababayan ko, supportahan niyo po ako sa aking YouTube channel. Madalas po ako sa aking YouTube channel nagla-live ngayon. Madalang sa ibang platform. Kasi, for surveys na lang talaga, even my Facebook, mga kababayan ko, kasi demonetize nga tayo sa Facebook. No? So, pinipilit ko talaga na puntahan nyo ako sana. Follow nyo rin ako sa aking, ano, sa aking YouTube channel, sa Biyahe ni Koy TV. Ayan. O, Ronald G, o yan, sobrang kabiguan, nasiraan ng bait si Maharlika. Ma'am, Ronald, di natin alam kung nasiraan to, pero ang alam ko, positive to na nakalaya sa mental. Yeah, even PBBM, nagpa-drag test siya before, mga kababayan ko, at si Attorney Vic ang magpapatunay nun, na dinideny ni Vic Rodriguez, mga kababayan ko, na negative talaga si PBBM. Ito lang yan eh, let me example, no? Let me example sa inyo. Nakakaano to ah, ano to. Alam nyo, yung hinahamon ni PRRD na hair follicle test, na sinasabi ni PRRD na magpa-drug test tayo, naghahamon siya ng ganun. Sabi ko nga po sa inyo eh, kung ang jabu, kung ang jabu ay buko lang ang katapat at gatas, walang pinagkaiba yun sa dun sa kok. Diba? Yan ang pinagkaiba. Walang pinagkaiba yun. Kaso, mas hayan tama nung isa. So ngayon, pag nagpa-drug test ba kayo, mga kababayan ko, kahit umihi ka, makikita ba nila yun? Hindi. Mga kababayan ko. Kasi saglit lang yun. Mga kababayan ko, inilalabas ng pawis yun. No? Mga kapatid, yung sinasabi nila yan, mabait si PBM, mas sikap pa sa kanya. Mag-iingat sila sa pangulo. Alam mo, di na mag-iingat si Maharlika eh. Because even now, mga kababayan ko, ang dami niyang ginagawang kalokohan sa bayan, dami niyang iniingat, dami niyang sinasabi, ang dami niyang mga pinupukol na issue. Lahat, sinisira niya, mga kababayan ko, na malahat na malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po ang tirada nila. Mabait talaga si PBBM, to be honest, kasi nakasama ko na si Pangulong Bongbong Marcos eh. Nakita nyo naman, di ba mga kababayan ko, even sa sasakyan, noong panahon ng kampanya, talagang kinakausap ko mga kababayan ko, nakikita nyo naman, nakikipag-cooperate ang ating Pangulo sa atin. At even kayo, nakita nyo kung paano kayo batiin ng Pangulo. Di ba? Ganun kalakas yun. Ganun kamahal si BBM ang tao. Pag mga tao gumagamit ng droga, malalaman mo agad wala silang katinuan kasi bangag tapos matino kausap. Pero tingin nyo si PBBM, mukha bang ganun? Sana wala siyang katinuan. Sherwin Antonio de Guzman, it makes sense. No? Totoo yan. Imagine mga kababayan ko, ito lang, sample ko sa inyo. Senator Aimee, pansinin nyo. Paano siya umahok ng mic? Paano siya umahok ng mic? Mga kababayan ko, paano humahawak ng mic, Senator Aimee? Hindi, pansinin nyo ito, mga kababayan ko, ha? Gusto ko pansinin nyo po ito. Pag umahok si Senator Aimee ng mic, nakaganyan.
Alam niyo kung bakit? Kasi tabingi rin siya magsalita. Pansin niyo, tabingi. Tumatabingi yung sila magsalita. Ito, mga kababayan. Ito, mga Ilocano. Diba? Ajay Peña. Mga ganun pa yun. Tabingi. President Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Lahi nila yan eh. Ang mapanga. Minsan tumatabingi. Kaya minsan, nakala nila, mga kababayan ko, symptoms ng droga. Ano ba kayo? President Bongbong Marcos, mukha lang bata yan, pero matanda na yan, mga kababayan ko. He is 65 years old and he is a senior citizen. Diba? Looking young. Mga kapatid, pag nakita nyo si Sandro Marcos na ngumingiwi-ngiwi, ayun, positive yun, mga kababayan ko. Diba? Ngumingiwi-ngiwi, kasi bata pa yan, dingingiwi yan. Diba? Pero kung makita nyo si BBM, mga kababayan, kumpara nyo ha, kumpara nyo, for example lang, kung si Sandro Marcos ngumingiwi-ngiwi, at yung lilingalingang ganyan, at nangangatal-ngatal na ganyan, eh maghinala kayo, mga kababayan ko. Kasi bata yun, mga kapatid. Pero kung si BBM, mga kababayan ko, sa pagsasalita lang, mannerism yun eh. Tsaka matanda na si Pangulo. Hindi na bata si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba? Oh, saan ba kayo makakita? Ito dito sa pinag-uusapan po natin, mga kababayan ko. Saan kayo nakakita ng matandang hindi nangangatog ang kamay? Kapag matanda na. Saan kayo makakita ng matanda na minsan na hindi na uutal? Mga kababayan ko, tandaan nyo, umabot ka ng 65 years old, it's a gift. Totoo! Mga kababayan ko, literally na sinasabi ko sa inyo, kapag umabot ka, ikaw ay Pilipino at umabot ka ng 65 years old, it's a gift. Kasi ang buhay lang din sa Pilipinas na ordinaryong Pilipino, kung hindi ka abusado sa katawan, abuti ka lang ng 55. Diba? Number two, si Pangulong Bongbong Marcos ay isa na lang ang kidney. Di ba ba kayo nag-iisip? Di ba? Di ba ba kayo nag-iisip? Mga kapatid, think of it. Pansinin nyo. Tapos nasabihin nila, si Marcos Jr. addict. Alam mo ang tawag doon sa ginagawa nila, literally, mind conditioning. Ganun nila kayo binubudol. Di ba? Nila Joey, nila Coco Loco, yung mga content creator na sila, ano, Jay Guevara, yan, mga barateros, pakalanan ko na, mga kababayan ko, di ba? Ganun kayo binubudol ng mga yan. Di ba? Even Badong Aratilis, mga kababayan ko, ano sabi niya? Di ba? Sorry sa inyo, mga kapatid, ha? Even Badong Aratilis, ano masasabi niyo sa kanya? Di ba? Although nagre-respetuhan kami, magkaiba ang prinsipyo namin, pero hindi nila madibank yung totoong problema ng taong bayan. Watching you from Rome, Italy. Hello po sa inyo, Ma'am Marina Ramirez. Di ba? Mga kapatid, tama ba ako? Nade-debunk ba nila yung totoong problema ng bayan? No, hindi. Always lang nagbabato ng issue. And the reference na ginagamit nila lagi dito, bangag, sabog, pulboron, yan ang ginagamit nila. Diba? Pero, may alam ako. May alam ako. Ako, may alam ako. Oh, vlogger ni Duterte. Ati. Diba? Diba? Kumalat pa nga yung video ni Chururut na bumabatak. Pero ang presidente nun, si Duterte, mga kababayan. Diba? Mga kapatid, ang presidente nun, si Duterte. Nung panahon na bumabatak itong si pangalan nito? Si Chururut. Oh, yung kasama ni Chururut, mga kababayan ko. Alam nyo ba kung sino? Total naman, patay na eh. Diba? Si Bruce. Mga kababayan ko, si Bruce. Wala na si Bruce eh. Oh, sino si Bruce? Makeup artist ni Sarah, di ba? Imagine that. Di ba? Si Attorney Bruce, lagi nagme-makeup kay Sarah. Imagine that, mga kababayan ko. Would you believe it?
mga kapatid? Sino ngayon ang nagkakanlong sa mga adik? Marcos administration ba? Diba? Meron pa akong alam, sa tatlong bugok. O, sa tatlong bugok, isa doon ang bugok talaga. May record ng droga. Diba? O. Yan ang totoo. Marami kayong hindi nalalaman eh. Imagine ninyo, yung video na kumalat dyan ni Chururut na bumabatak na nagsusundot ng ganun, mga kababayan ko, Duterte time yun. Sila ang naging abusado sa kapangyarihan. Na porky vlogger si Duterte, di sila papansinin. Ang pinakamatinding kasama doon, si Bruce. Diba? Kapilito ko pa nga eh. Diba? O, oh, na makeup artist ni Sarah. O, oh. Mga kababayan ko, punta ka lang sa ano, biyahe ni Koy, Generoso Dele, ano, Generoso Baldado. Type mo lang biyahe ni Koy, send mo doon sa akin. Nasaan yung video? Pag meron ka, send mo doon. Papalakpakan kita dito ngayon, bilis. Send mo. Type mo lang tong ano, biyahe ni Koy sa FB. Bakit takot ka dito? Ayaw niya, papakita natin dito. Sige. Generoso Baldado. O ngayon, nalalaman nyo yung mga ganyang storya. Nakikita ninyo. Tayo naman, kinokorek lang natin. Di naman tayo nakikipag-away sa kanila bagkos tinatama natin yung mga maling paratang nila. It's better na gawin natin yun kaysa maipag-dialogo ng harapan. Yung bakla... Yeah, Beam. Siya nga. O, tayo nasa tama lang tayo, mga kababayan ko. Hirap na hirap talaga gumawa ng paninira kay PBBM ang mga blank. Na yan, gusto ko. Alam niyo kung bakit to biya, ang bakit sila nagkakandara pa ngayon na pabagsakin si PBBM using coke. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan ko, malapit na deadline sa kanila ng China. At pinalalabas nila ngayon sila ang mga tagapamagitan ng China. Wala pa ako nakikita ang video, promise mga kababayan ko. As in, wala pa. Sinek ko yung channel eh. Wala ako nakikita talaga eh. Nahanap ko talaga mga kapatid. Sige, Generoso, PM mo sa akin. Diyan sa, PM mo ako sa biyahe ni Koy TV. Type mo lang. Ang lalabas po yan. Makikita niyo po ako doon. Nakatayo po ako. Nakasmile. Naka-abel akong jacket. Abel Bakudyo na jacket, mga kababayan. Wala ako talaga nakikita. Sige, abangan natin dito. Si Generoso Baldado, mga kababayan ko. Generoso Baldado. Abangan natin yung sinasabi niyo. Kasi ako, inahanap ko talaga eh. Sabi ko, asa kaya itong video na to? Ba't wala akong makita? Wala akong makita-kita ang picture nito. Diyos ko, picture, wala naman may pakita. Puro numbers lang. Ano ko yung numbers? Di ba? Oo. Oh. Alam ko mukha ng naka-blank. Ayan. Kahit ako eh. Di ba? Pwede natin kantahan si Maharlika, mga kabayan ko. Di ba? Tsaka si Roque. Eh. Tsaka si ano, si Pebbles. Di ba? Pwede naman. Gusto nyo ba? Pwede ko kantahan yan. Kung kailangan nyo ba to, sa oras na ika'y ginigiyang. Kung nayayanig, asahan nyong merong dinidikdik. Sa sandaling kailangan nyo ba to? Kung sakali mang namumula iyong mata, kakaantay na. Asahan mong binubudol ka, kaibigan. Laging tanga sa'yo. Hahaha.
Maharlika kaya di mga kababayan ko, totoo lang. Kanta ko kay Maharlika yan. At kung kailangan mo ba to, tsaka kay Pebbles, sa oras na ika'y ginigiyang. Ayaw, gusto nyo, meron pa akong kanta. Binaantay ko nga lang sila eh. We'll be running the evening. So much work tonight. We'll be running the evening. Oh, kita mo, napikon na naman tong mga wala na namang magawa dito. Alam niyo, wala kayong magawa. BBM resign, bangag resign. Baka si Maharlika ang bangag. Sabog pa. Hindi mo kay Maharlika, may ganta ako sa kanya. Di ba? Kung kailangan, eto. Maharlika, ito na. Kung kailangan mo ba to? Sa oras na iyong ginigiyang. Huwag maninindi, magtitiis. Magla-live na yan para may... Ako? Sabi ko naman sa iyo, nagla-live lang yan para may pansitsa eh. Oh, di ba? Oh, kil-kil ko eh. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, pag tama yung kanta mo, kay Maharlika. Meron yung Wonderful Tonight eh, gusto nyo? Mga kababayan ko. Bangag in the evening. So much. May intro pala, nakakabuisit na eh. O. O, diba mga kapatid? Yung sabi ko sa inyo eh. Alam mo, tinatawa. Generoso, sinend ko sa'yo. Nakita mo ba? Wala pa ako nakikita. Asan ba? Generoso. Oh, wala pa ako. Andito, generoso. Wala pa ako nakikita ditong message. Kay Ma'am Sonia pa lang 'to nakikita ako dito. I-send mo sa ano, sa biyahe ni Koy. Punta mo yung biyahe ni Koy. Biyahe ni Koy ang pangalan. TV. Kulit mo, generoso. Alam mo, niloloko kita. Oh, ayan, oh. Wala pa yung message. Oh, ayan. Oh, ha? Wala pa nga. Pasa mo dito, huwag ka gumawa ng kwento eh, palit mo yun. Diba? Oo, naisend ko na, nakita mo ba? Paano kung makikita eh, wala ka pa nga sinen. O, pinignan ko na nga o, andito ako sa chat box, andito ako sa inbox, o andito ako sa inbox, inaantay ko nga yung message mo. Diba? Oo. Andito nga ako eh, nagbabantay ako, asa na? Wala akong makitang generoso. Oh, ayan oh. Wala. Oh. Alam mo, hindi ko si kala mo, makakalimot ako, generoso, ha? Oh, di ba? Pa-shoutout po, Lods, watching you from Saudi Arabia. Ayan. Nanay Junisha Respicio, tama ka. Si Nanay Junisha. Meron pa nga ako eh. Ano eh, mas maganda, may gagawin ko nga ang ano, no? Magawa ko nga ang kanta to. Viral kaya to. Yung ano? Kibuloy, sarehas na puno ng pako sa'yo. Kibuloy. Di ba? Mga gandang kanta ngayon yan, no? Mga kababayan ko, no? Idol, lagi kitang pinapanood watching you from Pangasinan. Ma'am Lydia Calabkeyab-yab, sana po magkita tayo. O, tawa ng tawa si Lolo. Ang lakas, no? Koy, galit siya sa, ano, na nagpalit siya ng name. Ano pangalan? Ano ba? Ano pangalan? Ano pangalan ni Generoso? Na bago?
silang totoong adik. Jeronimo, oh sige, bigyan kita ng ano. Oh, yan, litisin mo, bigyan mo ng 5 days. Niloloko tayo ni Generoso, wala namang pinapasa eh. Oh, anak, gawa ka ng kanta. Ito pa yung nanay kong ano, no, si Nanay Jonicia Respicio na konsintidora rin, no. Oh. Saka na siguro yan, pag-usapan natin yan. Yung Charo Ruth Resign. Ano, ha? Oh, ano pangalan? Oh, shampoo ni Lola. Oy, kilala ko na kumanta ng ano, niyang Kibuloy. Si Glory, si Glory Mountain Underground. Hello daw! Rizal Underground yun, ni Glory Mountain Underground. Kasama yung mga pastoral. Pero pangayon eh. Hoy, hoy. Kibuloy, nasaan ka man, siguradong nagtatago ka ngayon sa Mindanao. Sabi mo pa nga sa amin ay marunong kang magdasal. Nabalitaan ko na lang na ikaw ay nagtatago na. Yung mga batang 90s, alam nila yon. Ang lakas ng utak. Inayupak na yan. Shoutout Apollo Kibuloy, malapit ka na. Dahilan Bipermin. Alam mo, bukas magre-reaction ako doon sa sinabi ni PBB. Medyo may minamiss kayo doon. Yeah, talaga totoo mga kababayan ko, may namiss kayo doon. And namiss nyo yung isang paksara sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na-discuss na yung vlogger. Kaloyal, hello po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. Kaloyal, Leticia. Lutu. Ayan, hello po sa inyo dyan. May na-miss kayo na sinabi ni PBBM na hindi na ibalita ng iba. So, ibabalita natin sa inyo para alam ng taong bayan, mga kapatid. No? Yan ang pinakamasarap doon. Anyway, ang sarap ng kwentuhan natin, no? Kahit ngayong gabi, oh, sabi ko nga sa inyo, kontento ako, nakakakwentuhan ko kayo. Diba? Ganito lang tayo kasimple. No? Mga kababayan. Parokya ni Digong ang bagong kanta. Hindi kasi sa akin, ha? Ito na totoo lang. Minsan kasi ang boring. Totoo. Minsan kasi ang boring naman kung puro tayo banatan ng banatan. Minsan, try natin mag-podcast, di ba? Kausapin natin yung taong bayan. Di ba? Hello po sa inyo, Tita Lily Ragasa. Uy, nga pala, Tita Lily Ragasa, hello po sa inyo. Ito pala, tanong ko, anong sa inyo sa, anong masasabi ng mga tao ngayon? Anong masasabi ng taong bayan ngayon? Tungkol dun sa power plant ni BBM. Uy, oo, no! Kaya, alam nyo, minsan talaga magpa-podcast talaga ako. Ito gagawin natin to. Anong masasabi nyo ngayon sa ginagawa ni PBBM ngayon, mga kababayan ko? Nakakatuwa, no? Even the Visayas, mga kababayan ko, talagang makikinabang sa power plant. Mga kapatid, dagdag ng power plant talaga. Okay lang, Ma'am Jasmine. Jasmine lang, maraming salamat sa pagbisita. No? Good morning, BNK. Good morning po sa inyo dyan, Ma'am Leticia. No, nakakatuwa naman si Pangulong Bongbong Marcos. No, ano masasabi mo, Tita Lily? No? Iyak ang Meralco. Iba naman ang Meralco. Dito sa Metro Manila, Meralco eh. Doon sa probinsya ng Visayas, iba rin naming hawak doon. No? Eh sana nga mapababa natin yung kuryente ngayon. Sana nga eh, magkaroon tayo ng maganda-gandang ano ngayon. Yun ang hinihiling ko eh. Mapababa kasi mainit. Nakakababayan ko, ha? Yung Bataan Power Plant. Ay, Chupaeng, ang alam ko dyan, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawa po siya ng bago. Kailangan natin talaga ng alternative source of electricity. Kung alternative source of electricity, solar, para sa akin. Marie Chris, thank you. Salamat, ha. Totoo yan. Ang kailangan talaga natin, solar. No? Solar talaga. Magkaroon tayo ng solar.
pag may solar po tayo, mga kapatid, to be honest, yung init ng araw, pakikinabangan natin, mag-generate din ng kuryente yan. Totoo, mag-generate din yan. Hindi tayo mahihirapan. Pero pag wala tayong solar, eh, tayo tayo na ibang bansa, di ba? Dapat buksan na yun eh. Beam regarding doon sa pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Hindi natin masabi eh. Kasi para sa akin, Beam, no? Para sa akin. Parang suntok pa sa buwan pag pinabuksan pa natin ngayon yun. Promise, parang suntok pa sa buwan. Totoo lang sinasabi ko, parang suntok pa sa buwan para sa akin. Uso magbulag, uso na may vlog niya si PBBM. Diba? Ako nga dito sa bahay nga, may solar ako eh. Kaso isang baterya lang. Mga kababayan ko. Kaya kahit pa paano nakatipid tayo ng kuryente. Ugaliin nyo rin yun. Subukan nyo rin. Mga kababayan ko. Kasi kung ang kuryente nga pa ilaw-ilaw din, eh subukan nyo mag-solar para makatipid din kayo, mga kababayan. Ganun paganda. Diba? Bulok kasi yung nuke power plant sa Bataan, mahal eh, iparestore. Correct. Shampoo ni Lola, correct ka dyan. Mahal iparestore yun. Pag pinarestore natin, gagastos tayong malaki. Eh di bumuo na lang tayo ng bago, modernize, mga kababayan ko. Diba? Oo. Yan ang pinakamaganda. Bumuo tayo ng panibagong nuclear power plant. Besides nun, para makapagbukas, makapag-generate tayo ng power. So yun naman, mga kabayan ko, natataranta lang kasi yung mga malalaking businessman dito pagdating sa kuryente. Mawawalan talaga sila ng totoong kita. Totoo, tatalunin sila. Lalo na yung mga nag-i-import at nagpapasok dito sa atin ng coal. Mga kababayan ko, yung coal, mga in-export natin. Maraming kumikita dyan ng mga businessman. Ang problema, mga kababayan ko, kapag meron na tayo ng nuclear power plant, unti-unti silang mawawala. Kumbaga subcon na lang sila. Totoo lang tayo ha. Mga kapatid, totoo 'yan, minomonopoly talaga ng mga oligarchs. Some of the oligarchs, mga kababayan ko, may mga business pa rin diyan. So kailangan lang natin i-prevent lang din 'yon. So hindi natin maiwasan, pero kailangan pa rin natin sila, mga kababayan ko eh. Because yung mga oligarchs na 'yan, mga kababayan ko, tumakatulong din sa bansa natin 'yan eh. Ngayon mga kababayan ko, ngayon sa bansa natin nakakatulong sila. Pero nung mga presidente, hindi. Hindi talaga di sila nakatulong. Sabi ni Shampoo ni Lola. Sorry ah. Sabi ni Shampoo ni Lola, need natin ng eco-chacha. Chaka. Di ba? Pwede. Pero, I think mga kababayan ko, siguro, pagtuunan natin ang pansin. Kung gusto nyo na magkaroon tayo ng nuclear, gumaan ang buhay natin. Pag-aralan nyo siguro na mai-extend yung power ni PBB. Ako, isa sa mga nakikita kong magandang dahilan at magandang gawin, mga kababayan ko, ito lang. Maghanap tayo ng solusyon ngayon kung paano i-extend si Marcos Jr. Totoo lang, mga kababayan ko. Eh, susunod na pag-uusapan natin yan sa pa. Magpa-podcast ulit ako. No? Alam mo, pag-usapan natin, susunod, kung paano ma-i-extend ang power ni BBM. Kasi, mga kababayan ko, kung maganda na tinatakbo ni BBM, tapos mapapalitan pa ng presidente, panibagong programa na naman yan for 6 years. Imagine ninyo, nakakasawa yung ganun, di ba? Papalit-palit ng presidente, papalit-palit ng mga ginagawa. Diba? Panahon na mga kababayan ko, isusulong at isusulong natin yan. Kung pabor kayo mga kababayan ko, sa susunod na pag-uusapan natin, pag-usapan natin yung extension. Tama ka dyan, sir, ha? Diba? Totoo, hindi ako believe sa sinasabi ni Duterte na one term ka lang, mga kababayan ko. Bababa ka dyan. Yung sinasabi niyang ganun. Hindi ako believe din mga kababayan ko. Kasi even si Duterte, mga kababayan ko, sinulong niya yan eh. Totoo. Hello, Mampeli de la Cruz. Diba? Mga kababayan ko, sinulong niya yan. Sinulong ni Duterte na maisulong yung kanyang extension of power. Mas matindi pa nga sa kanya eh.
Mga kapatid, alam niyo ba kung ano? Revolutionary government. Yun ang planong gawin ni Digong. Yun ang planong gawin ni Duterte. Pero hindi natuloy, mga kababayan ko, dahil marami pa rin kumontra. Even the Senate, mga kababayan ko, kumontra sa tsa-tsa, mga kababayan ko. Ganun po nila winawasak ngayon yan. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan ko, nakita nyo naman yung effect ng papalit-palit na presidente, di ba? Magulo. Walang direksyon ng Pilipinas, mga kababayan ko. Bakit? Ang Senado natin, Sixenyong style, Mexican style. Diba, paano tayo unlad ang presidente natin? Kahit magaling yung namumuno sa atin, mga kababayan ko, ha? Kahit magaling yung namumuno sa atin, wala eh. Diba? Kahit malupit yung namumuno sa atin, kahit may dating yung namumuno sa atin, isang beses lang siya makakatakbo at hindi siya makakapag-re-elect, mga kababayan ko. That's the saddest part, mga kapatid. Diba? Totoo sinasabi natin dito, mga kababayan ko. Kaya ang nangyayari, mahilaw po sa inyo, Ma'am Julie Goto. From Japan, arigato gozaimasu. Kaya ang nangyayari, mga kababayan ko, ang ending, tayong mga Pilipino, awawa. Di ba? Ano nangyayari sa atin? Hindi mapagpatuloy ng Pangulo. Akala nyo ba, pag gumawa ng proyekto yan, in one year, tapos ka agad? Walang ganun. May proseso yan. Matagal ang proseso. Hindi naman ng Pilipinas katulad ng Japan. Pag nagdesisyon ng Japan at pinagkaisahan ng majority, kinabukasan, tatrabahuhin. Mga kababayan ko. Kasi sa Japan, nakita ko, pag nasira ang kalsada, in just one hour, tapos ka agad yan. Hindi pwedeng mabagal. Eh sa Pilipinas, mga kababayan ko, matagal eh. Pagpaplanuhan pala ng gobyerno natin, nagigibain natin yung kalye, mga kababayan ko, haabo kahit, for example, magigiba tayo sa EDSA ng daanan. Titibagin natin, ibabackho natin, haabutin pa ng limang araw, isang araw. Di ba? O sa mga states, mga kababayan ko, minsan haabutin pa isang buwan. Diba mga kapatid? Ganun katagal kasi sa Pilipinas. Kaya matagal lang yung progreso sa atin. Matagal lang improvement. Isa pa mga kababayan ko, bakit ko ba gustong tanggalin na, bakit ko ba gustong palitan ng economic provision natin at ang constitution natin para maligwak natin yung mga korap. Diba mga kababayan ko? Alam nyo po ba ang totoo? Lahat ng mga korap matatakot. Oo! Lahat ng mga korap matatakot. Kapag, ayan ha, kapag, mga kababayan ko, you must listen. Kapag ang economic provision natin, nagkaroon tayo ng charter change, hindi sila makakapag-corrupt sa atin. Bantay sarado sila. Kasi kung meron tayong parliamentary system, isang pagkakamali mo lang, ligwak ka kahit punong ministro ka pa. Ganong katindi ang parliamentary. Mga kababayan ko, palibasa kasi, maraming korup dyan, maraming nangungurakot dyan, maraming kumikikbak ng pera dyan, kaya takot sila. Wala silang takot gumawa ng kalokohan. Mga kababayan ko, yan ang totoo doon. Tingnan nyo, ba't ang tapang ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon tayo ng parliament system sa bansa kung gugustuhin niya? Mga kababayan ko, isipin niyo yan, mga kapatid. No? Isipin niyo yan, mga kababayan ko. Diba? Isipin nyo nga kung gano'n ang mangyayari sa atin. O ito, si Generoso. O Generoso. Ang ganda naman ang tanong mo, Generoso. Maipin ko nga yung message mo. Sabi ni Generoso Baldado, wow! Wow ha! Baka ang bigas 200 na, mayaman ka ba? Mayaman daw ba ako? Sabihin mo, extend? Eh, tatanungin kita. No? Tatanungin kita, bakit ko ba gusto extend? No? Kung tatanungin mo ako, dalawang paksa yan, kapatid. No? You must listen. Kung gusto ka daw, baka ang bigas daw po ay maging 200 pesos na pang mayaman, mayaman daw ba ako? Una, tatlo pala. Kung tatanungin mo kung mayaman ako, sasagutin kita, may kaya ako. Yan ako. Dati, mahirap ako. Dati, wala akong ano. Shoutout kay JC De La Cruz, kapatid. Kamusta? No? Dati, wala tayo. Dati, may ganito lang tayo. Pero, may kaya ako. Ganun ako. Kasi si JC, alam ni JC buhay ko kung gaano kami kahirap noon. O, kaya Generoso Baldado, alam ni JC De La Cruz kung ano dinaanan namin na butas ng karayom bago kami napunta dito. Di ba? Kumakain kami ng ano? Ito, totoo to.
Makakain kami sa umaga, may makakain kami 20 log. Ikwento ko sa iyo to ha, generoso ha. Kaya kasabihin mo sa akin, tatlo tanong mo kung mayaman ako. Kaya sasabihin ko sa iyo, I'm proud, may kaya ako. Ayan, masakit pa nga sabihin, pagpag. Diba? Totoo yan, mga kapatid. Kinakain namin JC, nila JC yan. Naghahanap kami ng rap contest, nagpapa-event kami, sasali kami. Ganun ang buhay namin dati. Tapos, sasabihan mo kami na, wow, baka 200 pesos na ang bigas, mayaman. Hindi po ako mayaman, may kaya lang ako. Okay, sinagot ko na. Yung unang tanong ni Generoso, mga kababayan ko. O, di ba? Ano pa sunod sa tanong ni Generoso? Baka maging 200 pesos na ang bigas. Abay, hindi malayo, pero pwedeng mangyari, pero baka sakaling hindi na mangyari. Okay? Ayan yun. Pwedeng mangyari, baka sakaling mangyari, baka hindi na mangyari. Bakit, mga kababayan ko? Eh, sino ba naghahanap dito ng 20 pesos na bigas? Asan ka man? Ako. Mga kababayan ko, asan ba yung 20 pesos na bigas? Tatanungin ko po kayo. Mga kapatid, ito podcast natin to. Masarap tong usapan talaga natin na to. Naghahanap kayo ng 20 pesos na bigas, di ba? Mga kababayan ko, meron tayong 20 pesos na bigas. Kapag napakita ko po ba sa inyo yung 20 pesos na bigas natin, mga kapatid, maniniwala po ba kayo? Mga kababayan ko, kasi natatakot si Generoso baka gumaging 200 pesos na bigas. Meron pong 20 pesos na bigas per kilo. Alasan po ba, mga kababayan ko? Ito, totoo to. Nasaan po ba yung 20 pesos na bigas? Nasa farm gate. Andun po yung 20 pesos na bigas, mga kababayan ko, na pinakikinabangan po, hindi po ng taong bayan. Yung 20 pesos na bigas po na yun, kung tatanungin nyo po ako, mga kababayan ko, kaya napaka-interesting itong topic natin na to, itong podcast natin, mga kapatid, yung 20 pesos na bigas, mga kababayan ko, nasa farm gate. Ngayon, mga kababayan ko, taong bayan ba nakikinabang doon sa 20 pesos na bigas? Hindi po, mga kababayan ko. Kasi kung tatanungin mo ako, ang bilihan sa farm gate sa mga magsasaka is 19.75 centavos. 19 pesos and 75 centavos ang bilihan per kilo sa mga magsasaka. So gagawin, mga kababayan ko, taong bayan ba nakikinabang? O, tasagutin kita bago ka pumutak ulit. Hindi taong bayan ang nakikinabang nito. No? Ang nakikinabang nito, yung mga middleman. Yung mga middleman, yung mga may-ari ng warehouse, yung mga poachers kung tawagin. Yung mga malalakas ang loob mag-hoarding ng bigas. Yung mga nagdi-deliver sa palengke ng bigas. Akala nyo ba, magsasaka ang nagdi-deliver sa palengke ng bigas? Hindi po. Mga poachers po, mga middleman. Ha? Mga middleman na natumutubo na nagpapataas ng presyo ng bilihin. Ngayon, pag binenta na sa market, dati 48 pesos lang yan. Dati 42 pesos lang yan. Di ba? In short, mga negosyante, according to JC. Di ba? Ayan, oh. Oh, sabihin natin negosyante. Ngayon, mga kababayan ko, oh, ngayon, tatanungin kita, Generoso. Ito ang nangyayari. Nasaan yung 20 pesos? Nasa farmer, napupunta, ang nakikinabang, itong si middleman. E koy, pwede naman tanggalin tong middleman. Ba't hindi tanggalin? Eh, hindi nga natin pwede tanggalin yun. Bakit? Yan ang tanong. Bakit hindi natin pwede tanggalin yung middleman? Kasi nasa constitution natin yun, mga kababayan ko. Yun ang pumaprotekta sa mga poachers, sa mga negosyante ng bigas na namimili sa ating mga magsasaka. Naintindihan mo na ngayon, Generoso. Napakaganda ng tanong mo. And I appreciate it. Diba? So ngayon, tanong ko dito, ang gobyerno ba ang nagpapataas ng presyo ng bilihin? Para maging 200 siya? Someday? Hindi ang gobyerno. Kundi ang mga negosyanteng umaabuso sa mga magsasakang Pilipino. Ayan, nakuha mo na. Diba?
Mga kababayan ko, nakuha mo na. Yung tanong mong tatlo na yun, sinagot ko na yan. In one, ano? In the perfect. O, sabi mo naman, extension ng power ni Marcos Jr. Bakit ko gustong extension? Mga kababayan ko, bakit ko gusto extension? Kasi gusto kong ayusin niya yung constitution. The only way na mababago natin ang bansa natin, ayusin natin yung constitution. Bakit? 1987's constitution is bulok. Bakit ko nasabing bulok, mga kababayan ko? Oh, you can, pwede nyo i-screenshot yung sinabi ko na yan, screen record nyo, and you can upload on TikTok. No? It's okay, it's free. Para i-upload yan. Okay? No, mga kababayan, isipin nyo, mga kapatid, paano ba naghihirap ang Pilipinas? Sino ba nagpapahirap sa Pilipinas? Senador ba natin nagpapahirap sa atin? Pangulo ba natin? Mga kababayan ko, ang gobyerno ba ni Marcos Jr. nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino? Kung bakit mga mayayaman lang ang yumayaman, mahihirap ang mga pumaghihirap. Mga kababayan ko, imagine ninyo, mga kapatid, ano ang nagpapahirap sa taong bayan? Gusto nyo, sagutin ko kayo, diretsahan. Constitution natin. Yung 1987's Constitution na pabor sa mga mayayaman. Totoo yan. Sa mga borgesyang may-ari ng lupa. Ngayon, mga kababayan ko, sorry ah, namisipon pa ako. Ngayon, mga kababayan ko, kung papalitan natin yung Constitution, baguhin natin yung economic provision, baguhin natin yung ating political provision, baguhin natin yung ating sa ligang ng ating konstitusyon, gawin nating federal form of government itong bansa. Mga kababayan ko, abay lahat tayo uunlad. Abay lahat tayo magiging success nito. Abay lahat tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. Look at China. Look at Singapore. Also Brunei and Malaysia. Sa Southeast Asia, so dito sa Asia, mga kababayan ko, tayo lang ang meron pa rin constitution na presidential type of government. Mga kababayan ko, napapansin nyo? Tayo lang ang may gobyernong ganun. Subukan yung tignan ng Singapore, napakaliit na bansa, mga kababayan ko. Di ba? Pero ang unlad. Di ba? Mga kababayan ko. Isipin niyo, mga kababayan ko. Ang unlad ng bansa nila. Even Taylor Swift, dun gusto mag-concert sa Singapore. Bakit ayaw sa Pilipinas? You know what's the reason? Hindi sa mababa ang quality ng mga Pilipino. Mataas ang kalidad ng bansa ng Singapore. Di ba? Napansin niyo yun? Oh, kaya dito sa Pilipinas, si Taylor Swift lang ang kailangan natin. Taylor Swift! Di ba? Sana, dumating yung araw, mala Singapore din ang lakas natin. Ganun sana tayo. Para maging malakas at powerful na bansa tayo. Kasi nung panahon ni Ferdinand Marcos, mga kababayan ko, meron tayong prime minister. Mga kababayan ko, di ba? Meron tayong prime minister na tinatawag. Mga kababayan ko, si Carlos P. Garcia, if I'm not mistaken, isang kabitenyo. Isang kabitenyo po ang ating kauna-unahang punong ministro ng bansang Pilipinas. Hindi ko magkakamali, parang Carlos eh. Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong ha, correct nyo po ako ha. Totoo yung sinasabi sa inyo. Hello po, Ma'am Anita Marcos Andiola. Almodia pala, sorry. Ayan ha. Diba, tama ba ako? Kaya mas uunlad ng bansa natin kung meron tayong federal form of government. Even Duterte, sinulong yan. Kasi gusto niya rin magkaroon ng term extension. Kasi alam niyang maikli lang ang termino ng 6 years sa pagiging presidente. Mga kababayan ko, tandaan nyo, napakaikli lang yan. Pero kung meron tayong federal form of government, o parliamentary system ang pinapatakbo natin, mga kababayan ko, like ni President Ferdinand Marcos, hindi naman kayo nagsisi, mga kababayan, di ba, sa mga nakaabot dito. Baka nakakalimutan nyo po,
ang golden age of era ng Pilipinas is during the President Ferdinand Edralin Marcos time, na ang bata sa eskwelahan may Nutriban, may pa Carlos P. Carly P. Romulo. Ayan, sorry. Thank you po. Carly P. Romulo pala. Ayan. Carlo ba? Carly. Carly P. Romulo. Ayan, kabitin nyo yun, alam ko. Thank you, ha. Carlos P. Garcia, tuloy ako, tuloy. Thank you for correction. No? Jackie Duque. Cesar Bitara, ang Prime Minister. Ah, Cesar Bitara. Ano ba talaga sa inyo? Sige, bahala na kung sino doon. Ayan, ha. Cesar Bitara, yung first. Ah, alam, parang Cesar na tayo na mabanggit, no? Basta, yun na yun. Basta, yun na yung punto, no? Si Cesar Bitara. Parang yun. Check ko mamaya. Pero, mga kababayan ko, nung pastang panahon ni PB ni Ferdinand Marcos noon, mga kababayan ko, maganda. Mga kababayan ko, napakaganda ng pamumuno niya. Diba? Napaganda tayo, meron tayong pagkain sa eskwelahan, napapasok ang bata, may pagkain tayo, Nutriban. Diba? Mga kababayan ko, sa Pilipinas ngayon, wala, mga kababayan ko, nga nga. Pakaisipin ninyo. Paano magagawa ni PBBM na maglaan ng Nutriban sa mga eskwelahan natin? Kung mismong yung secretary ayaw gumalaw. Di ba? Mga kababayan ko. Totoo yun. Kabitin nyo siya. Ayan, Cesar Bitara. Thank you, Ma'am Elena Agoncillo. Thank you very much for correction. Si Cesar Bitara is a Kabiteño. Basta yung Kabiteño, yun na yun. Fourth year high school ako noon. Papa Renz, official. Diba? Carlos P. Romulo and Cesar Bitara. Diba mga kababayan ko, imagine nyo? No? Sa panahon ngayon, mga kababayan ko, wala eh. Imbis na meron tayong Nutriban, meron tayong makakain ng bata, wala. Mga kababayan ko, kung tatanungin nyo ako, ba't hindi ginagawa ni PBBM na magpakain ng Nutriban? Ginagawa pa ni si Clarica dun. Mga kapatid, baka nakakaalala nyo, bago natin isabatas yung pagpapakain sa mga bata na yan, kailangan pag-usapan at laanan ng budget yan. Hindi basta-basta yan. Whole of nation approach ang kailangan natin dyan, nationwide. Mga kababayan ko, mga kababayan ko, di ba? Birata. Ayan, Birata. Cesar Birata. Thank you. Overlook na ako. Ayan. No, kailangan mga kababayan ko na ganun ang gawin natin. Di ba? So, kayo, ang kailangan ng taong bayan, paano natin magagawa yung pagpapakain ng Nutriban? Kailangan gumawa mismo yung secretary sana natin. Kaysa yung confidential pa ng inaatupag. Di ba? Maghain na lang siya ng mga ano. Di ba? Ang ganda ng panahon ng mga Marcos noon, Ma'am Peli de la Cruz. Hindi natin magawa ngayon eh. Kasi bakit? Wala eh. Gustuhin man natin magkaroon ng Nutriban, ang nangyari, nganga pa rin. Ang ano, nganga pa rin tayo sa ating... Nakakahiya naman, di ba? Secretary ng DepEd. Mas inaatupag pa yung panunuligsa sa kalaban. Unahin ng confidential fund kesa ihain yung... programang Nutriban. Nakakahiya naman si Secretary Larry ganun pa nagsusulong. Ang bagay, pagkakataon naman ni Secretary talaga yun. Diba? Ayan, no? US, ano to? Sabi ni Ma'am Angelita Marcos Almodia. US. Ayan, US pala yun. Yung pala yun. Diba? Kaya mga kababayan ko, magsipag milay-milay tayo, alamin natin ang tama. Diba? Kaya kayo, madala na kayo, ha?
Yan, maganda, magaan ang buhay nung panahon ni Marcos. Sabi nga nila eh. Kasi sabi nga nung lola ko, ang bigas pero sa loob, di tamang problema, walang per kilo. Diba? Yun ang kinalakihan nila. Sabi, pero sabi niya, bago naging per sa loob ang bigas nung panahon ni Marcos. Eh, sabi ng lola ko to ha. Ah, ako nagpano, sabi ng lola ko, kinikwento sa akin. Oh. Bago naging per sa loob at bumili kami sa Kadiwa ng, ano, ng bigas. 2 piso lang per sa loob. Eh ngayon, sabi ng lola ko, eh ngayon, magkano na? Umaabot na ng 60. Abay, malayong malayo. Sabi ng ganun ng lola ko. Sabi naman, eh, paano ba nangyari nun? Diba? Si Marcos, yung mga papananim na palay, direkta sa mga, diba, direkta sa, ano, sa palengke ang mga produkto. Ganun. Hindi na kailangan dumaan sa ganito. Eh ngayon, kaya nagmamakal. Marami kasing mga middleman. Diba? Noong panahon ni Marcos, agana sa bigas. Okay? Yun ang yun sinasabi nila eh. Diba? Eh ngayon, mga kababayan ko, wala eh. Kami noon, 2 kilos trigo, may 2 kilos clim, may tinapay, may toothpaste at toothbrush. Weekly yung panahon ni Ferdinand, President Ferdinand Marcos. Oh, nakakalungkot, nakakalungkot. Kung babalikan nga lang yun, mga kababayan ko, eh, baka sana pwede nating balikan, you know? But, before ako magpaalam sa inyo, ako naniniwala ako na magagawa ni President Ferdinand Bongbong Marcos yun. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon na makapagtrabaho pa with the Filipino people. This is the last chance of Marcos eh. And sa lahat ng babatigo sa kanila, this is it. The show must go on, gaya nila. Mga kababayan ko, that's why naniniwala ako sa mga Marcoses. No? Mga kababayan ko, sana dumating yung time na yun at makamtan natin yun. Ano nawala sa atin, mabalik sa atin, mga kababayan ko. No? Anyway, mga kababayan ko, no, it's already 11:48 na po ng gabi. Maraming salamat po dito sa pakikinig sa aking podcast. Sa kwentuhan natin, thank you very much po sa inyo. Mga kababayan ko, magpapaalam na po ako, hindi man po ako magtatagal. Pero mag-usap po tayo tomorrow, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin na nanood sa atin ngayon dito. At sumali po sa ating pag-uusap, no? Hayaan nyo, magkaroon tayo ng mga ganitong pag-uusap kung may mga panahon pa tayo talaga. Ayan, oh, ang dami nakakaalala. Every Friday kami sa elementary, no, may Nutriban at Clean. Totoo yung araw na yan. And good night, Tita Lily Ragasa. Good night po sa inyo dyan. Maraming salamat po. And bukas, marami tayong pag-uusapan. Mga problema ng bayan na naman, mga kababayan ko. For the meantime, maraming salamat po. And please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking mga platform na pinanonood ninyo. And thank you very much for watching everyone. Okay? Magpapaalam po muna ako sa inyo for the meantime kasi kailangan matulog ng ating katawang tao. Hindi tayo unlimited na laging gising. Ako po si Biyahing ni Koy TV. Thank you very much. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas. Sorry, antok na dito. Tita, matulog po kayo. Mag-team replay po kayo, ha? Pag na-antok, mag-team replay. Okay? Maram, shoutout kay The Warrior, kay Tita Judy, kay Tita Lily Ragasa, kay Nanay Carmen, The Warrior, salamat sa inyo, JC De La Cruz. Ayan, ingat po kayo palagi. Maraming salamat sa mga taga-support ako. Sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko, sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good night, guys, and see you tomorrow. Okay? Bye! Bye!